So, ayun na nga mga bossing, mga idolo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Kung anuman ngayon dyan sa inyo, gusto lamang kitang batiin ng isang mapagpalang araw. Mga mga sir, mga ate, mga kuya, mga tito, mga titas, mga friendship, mga tropa, kumusta na kayo dyan? Welcome back na naman sa ating panibagong episode, panibagong update, panibagong tutorial dito lamang sa ating Mumunting Channel. Ayan, tulad ng nakita mo sa ating thumbnail, nabasa mo sa ating title, sobrang mahal na ng Only Data Promo ni Smart at ni Talk and Text. Ang kanilang 30 days pang isang buwan is 599 na. So, ang kanilang pang isang linggo or sa 7 days is 299 pesos na. Paano pa natin ma-afford to? Paano pa natin maisasama sa ating budget? Kung tight budget ka. So, ayun, napakahirap. Mukhang talagang sobrang mahal na ng kanilang Only Data Promo. So, as of now pala, na-check ko rin sa aking SIM card. Wala na rin Only Data Promo sa aking Smart Prepaid at sa aking Talk and Text SIM. So, medyo nalungkot ako doon, medyo nagpanik ako. So, nag-research ako ng alternatibong paraan para naman masulit ko pa rin yung paggamit ng kanilang data promo sa Smart at sa Talk and Text. Nga pala, kung bago ka lamang sa ating Mumunting Channel, ayan, kung pwede akong makahingi sa iyo ng subscribe, ayan, maraming salamat. I really appreciate that. Ayan, bakit tayo nababulol? So, kung gusto mo palang ma-shout out, comment down below lang sa ating comment section. Ayan, kukunin ko na rin pala yung time para makahingi sa'yo ng like sa video na to. Ayan, maraming salamat. Natutulungan nyo ako sa pag-grow ng ating Mumunting Channel. So, diretso na tayo. Ano nga ba yung promo or yung alternatibong promo na nakita ko na pinakasulit para sa ating smart SIM or sa ating talk and text SIM? So, ang una kong ginawa kanina nung nagpanik ako is kinek ko yung aking GigaLife application. So, i-update muna natin to. So, kung wala ka pa nito, i-download mo lang sa ating Google Play Store. So, in-update ko na kanina. Kung meron ka man nito, i-update mo na rin. So, in-update ko na kanina para mas mapabilis natin yung paggawa ng ating content ngayon. So, ayun. So, sa madaling sabi, nilagin ko na yung aking number dito. So, yan. Kung wala ka pang account dito, ilalagin mo lang yung number mo dito. So, napakadali lang. So, ang ginawa ko is scroll up mo lang pala. Then, ang titignan mo is itong For You. Dito kasi, sa pagkakalam ko, dito yung mga mura at pinakasulit na data na i-offer nila sa'yo. So, tatap natin dito. Yan. So, mamaya itatackle natin kung paano natin matitipid yung data. Pakiramdam ko kasi sa ginawa ko kanina sa aking inabel na promo, sa aking iabel na promo is para na rin akong naka-unli data. So, ipapaliwanag ko sa'yo mamaya kung bakit at kung paano matitipid yung ating data promo. So, ang aking napili is itong Giga Video 99. Ayan, so hindi tulad nung kanilang pang 1 week sa Only Data na 299. Ito is 99 pesos lang. So, tulad ng sinabi ko kanina, ipapaliwanag ko sa'yo kung paano mo matitipid ito at kung paano to aabot ng 7 days at mararamdaman mo pa rin na ikaw ay naka-Only Data pa rin. So, ito. So, total of 13 gigabyte, 1 gigabyte video araw-araw for YouTube, Netflix, Smart Livestream, iWanTVC, plus 6 gigabyte for 7 days. So, total 13 gigabyte for 7 days. So, kahit heavy user ka siguro sa browsing, so, aabot pa rin ito ng 7 days. So, yan. So, maliwanag. So, Giga Video ang aking pinili. So, it's up to you. Maghanap ka pa rin dyan kung ano yung gusto mo. So, paano nga ba matitipid yon? At paano nga ba ko nasabi na parang naka-Only Data pa rin? So, kung mahilig ka sa Facebook, mag-download ka ng Facebook Lite. So, napakaganda nito. Napakabilis ding mag-response nito. At higit sa lahat, maliit lang na megabyte or MB ang magagamit mo sa upon browsing. So, tatap natin dito. So, napakabilis naman siyang mag-response. So,
okay din naman siya. So pag mahilig ka sa Facebook, ang gagamitin mo na is Facebook Lite. So kung mahilig ka naman sa browsing, sa research, so I recommend gumamit ka ng Opera Mini. So da-download lang natin sa Play Store, Opera Mini. So Opera Mini, so ito siya. So mayroon siyang 4.5 stars, so 8 million reviews. So napaka-light lang nito, 16 MB lang siya. So for now hindi ko siya i-update para mas mabilis yung ating tutorial. So bakit ko inire-recommend ang Opera Mini? Dahil meron itong tinatawag na data saving. Ano nga ba ang data saving? Siyempre, from the word itself, masisave natin yung data upon using this application. So yan, try na natin i-open. So ituturo ko sa iyo kung paano enable yung kanilang data saving. So pupunta ka dito sa right side, dito sa lower part. So sa setting niya, yan, tatap mo lang yan. So tatanggalin natin yung ads. So after that, after mo matap yon, is itatap mo tong setting icon nila. So yan. Then sa swipe mo lang pataas, and then pupunta ka dito sa data saving. So tatap mo yan. So dito sa setting niya, ito ang configuration niya. Sa una is itong automatic. So dynamically adjust setting for optimal user experience. So naka-automatic lang dapat yan. And then sa image quality, yan sa image is medium quality para hindi naman masyadong pixelated habang nagbabrowse tayo. And then ang mahalaga dito is i-open natin itong adblock. So para wala siyang maraming ads. So nakaka-consume din yon ng MB or ng ating data. So yan. Then pangatlo is to turn off natin yung auto update sa ating Play Store. So pupunta tayo sa ating Play Store. So tatap natin sa setting, yan, sa ating account. And then pupunta tayo dito sa setting. So pupunta tayo dito sa network preferences. So tatap natin yan. So pupunta tayo dito sa auto update app. So don't auto update app. So yan, okay natin. Kasi kapag ka naka over any network ito, automatic ito. Pag inopen natin yung data, mag-update yung mga outdated nating mga application. So isa rin yun sa mga nagko-consume ng ating data. So ayan, ano pa ba? So ang ginagamit kong pang YouTube is sa Opera Mini na rin. So maniwala ka sa hindi, ang nako-consume ko lang sa isang oras ng pagbabrowse gamit ang Opera Mini is 40 to 50 MB lang siya. So yan, ito yung dashboard, ito yung itsura ng Opera Mini. So mabilis din siyang mag-response. So try natin sa Facebook. So yan, try natin sa YouTube. So mag-add lang tayo later. So YouTube, try natin sa YouTube. So yan. So mabilis ding mag-response tong Opera Mini. So kung meron ka naman nito, siguro i-update mo na lang para for better experience lang. So ayun, sana nakatulong ako sa inyo. So sa gaming naman siguro, hindi ko pa na-try maghanap ng promo. So comment down below lang kung gusto nyong gagawa tayo ng content about sa gaming data promo. So ayun na nga. Yan, kung gusto mong ma-shoutout, ulitin ko, comment down below lang sa comment section. Gagawa natin yan ng paraan para ma-shoutout kita sa susunod pa nating mga content, mga tutorial. Hanggang dito na lang, and God bless you all. Thank you.